Ma'am Daisy, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am, ano may paglilingkod po namin? Yung Mr. ko, kinakasama, hindi kami po kasal. Okay. 14 years po kami nagsasama, pero gawain niya po kung saan sa madestino ng trabaho ng bababae siya. Itong okay. Huli sir nga babae, hindi ko na-expect nga ganun nga uuwi ng bahay ko. Naka-schedule kami sir ipakasal kasi darating yung tiyuhin ko nga pare. Ngayon, lagi po ako nagbabakasyon sa Cebu every 3 months. Hindi ko alam nga may kinakasama na siyang babae. Kasi so hindi po natuloy ang kasal, in short? Hindi po. So anong gusto niyo mangyari ngayon, ma'am? Gusto ko kunin ang mga gamit ko. Hindi na nila ibigay, wala do ako karapatan. Ano pong gusto niyong kunin? Mga gamit sa loob ng bahay para makapag-umpisa naman ako ulit kung sila talaga magsasama. Kanino po yung mga gamit na yon? Yung nakapangalan sa akin, sir, yung tricycle. Gusto mong kunin? Opo. Ay, kukunin natin. Maganda na po, Sir Ronito. Sir, kukunin na rin po ni Miss Daisy yung kanyang tricycle dyan sa inyo. Nakapangalan po sa kanya yon. Pwede, sir, yung ano lang, yung tricycle, yung tricycle mo, sir, ang sidecar, iwan lang. Hindi, sir, alam na alam niya yan, sir, nga. Dumating na lang, sir, buo na yan, sir. Kahit okay, so yung gusto mo buo? Opo, okay, sir. Sir, yung buo po ang gusto niyo makuha? Ay, hindi pwede, sir. May papeles ka? Nandito po yung ORCR po. Nandiyan po yung ORCR. Kapag hindi niyo po binigay yan, kakasuhan po namin kayo ng carnapping at kayo po'y makukulo. Sir. Ganun po, sir. Oo, ganun yon. Darating po kami dyan kasama yung mga police para hilain na po yung tricycle. Ano, sir? Okay? Oo, sige, sir. Salamat po, sir. Ngayon, si Mister pumunta rito para magbigay ng kanyang side. Dapat merong isang nakabantay kay Mister at isang nakabantay kay Mrs. Sir Ronito, nung last week, kayo po ay nasa telepono. Yes, sir. Ngayon, pumunta ka rito at meron ka mga gustong ibunyag para ibigay din yung side mo para naman eh, hindi ka magmukhang napakasama. Opo, yun ang sir. Purpose mo. Opo. Sige, magsalita ka. Andito si Mrs. O siya po nang una nagluloko niyan. 2014 pa po. Ang lalaki po, doon niya pinapatulog po sa bahay. Ba't di mo pinigilan? Eh, sir, nasa Iloilo po ko niyan, sir. Nagtrabaho po ako, sir. Galing po ako sa Cebu, sir. Humaya po ako sa bahay, naglinis po ako. Paglinis po ko, sir, sa loob ng bahay, sir, nakikita ko yung, sir, mga, yung prep doon, ng lalaki, sir. At hindi sa iyo yun? Hindi po sa akin po yon. Wala ba kayong mga pinsan, anak, wala. Na lalaki nakatira sa inyo? Wala po, sir. Kasi yung mga kapatid ko, sir, hindi makapasok sa bahay. Gawa niya. Eh, sagutin niyo po yung bintang sa inyo na nagkalat daw po yung mga brief sa bahay po ninyo na hindi naman daw po brief niya. Yung sinasabi niya po, yung mga sabi niyang brief na mga malalaki na ang tingin niya at ako, sir, kung anong lumang gamit, ginatago ko yun. At iyan, brief niya po yun. Hindi alam po mo ba yung brief mo noon? Opo. Matatanda mo pa? Opo, matatanda ko po. So hindi talaga sa iyo? Hindi, sa akin, sir. Okay. Oo. Sa kaya isa pa, sir, yung ano, yung kasi nakasama niya ngayon, si Noel, yung ba, ano, yung mekaniko ni Galan. Yung hindi pa anong hindi, sino ano, si Galan? Sino si Noel? Yung engineer po, yung kinakasama niya po. Yun po ang pinagmalaki niya sa akin. Okay. Oo. Hindi pa kami naghiwalay noon, sir. Sila na pala yun. Hindi kasi ako naniwala sa mga chismis ng bahay. Nga ganon. Sa ngayon, sinabi sa mga kapitbahay, katagal-tagal ka na niloloko niyan, ginagawa ka ng tanga niyan. So, tuloy-tuloy ka pa rin papadala sa, ano, papadala sa kanya. Sino-sino po yung mga lalaki na nakita ng mga kapitbahay nalabas masok sa inyong pamamahay, sino-sino po mga yon? Kung nakikita nilang katulad may napunta dun sir nga pastor nga si Sir Digol, yan professor ko ng college ako. Okay. Nga makikita na bango sa tingin ng tao sir, ginachismis na. Okay. Pastor, sino pa? Ginaconstruct doon sir construction, nga ano. Mga construction worker? Engineer, oo. Engineer. Foreman po yon sir, doon natutulog po yon. Oh, ang nakakita yon sir, yung kapitbahay, pati yung nanay ko. Oh, yun ang totoo, sir. Mrs., ba't mo pinapatulog si Foreman doon sa hindi, bahay niyo? Hindi, sir. Hindi, yun doon natutulog, sir. Ano ginagawa ni Foreman doon? Pwede po magdagdag, sir. Sige po. Yung anak niya, pagbukas sa ano sa kwarto namin, nakikita sa anak niya, what to bad silang dalawa sa lalaki. So, nakita yung, ng anak ninyo? Anak niya, mismo. Sinabi sa'yo? Hindi, tumakbo doon sa nanay ko. So, okay. Sabi ng anak niya, Lola, nakita ko si nanay na may kayakap na lalaki, what to bad. Hindi ako maniwala niyan, oh, sir. Kasi ang anak ko talaga sir pagkabalo, may ano kasi sir ako eh, may anak. Kaya nga po, bakit nga po yung anak ninyo tumakbo doon sa inyong nanay para magsumbong? Hindi ako maniwala sir, wala akong alam niyan sir eh. Yung nanay ko mismo magsasabi. Oh, sabi ng anak niya. Now, ang sentensya, dapat maibigay mo pa rin yung tricycle kay Miss Daisy dahil yan ay nakapangalan sa kanya. Kapag magmatigas ho kayo, may tama ho kayo sa batas. Oh, malas mo lang, ipinangalan mo yun sa kanya. Hindi po kayo malas kasi mag-asaway. Eh. So hindi pwedeng, sir, eh. Pwedeng tawagin na oh. Conjugal property. Kailangan isurrender mo yun sa kanya. Oh, sige, sir. Kaya ka naman pumunta rito para ibigay yun, di ba? Oh, sige, sir. Ma'am, satisfied. Ibibigay na sa interest. Sir, yung mga ibang gamit pa po. Ano pa po yung mga gamit, ma'am?
yung mga pangkabuhayan ko sir nga gipundar ko para sa pagtanda sana namin. Rep, mga ano, tapos... Ah, yun. Ano. Ayaw ko nang pakialaman po yun. Mayroon po, ano, resibo po. Resibo? Nasa kapangalan ko rin po. At least lesson lang to. Sa lahat ng mga lalakihan na nanonood ngayon at nakikinig, kapag hindi nyo asawa, huwag nyo ipangalan lahat sa kanya. Para pag dumating yung araw, nagkaganito, eh di kayo maging dehado. Eto sir, malas mo, dehado ka ngayon. Kaya mo ibibigay. Dahil kapag hindi, maasunto ka. Labas na ng bahay, Ate Loy. Nilabas niya na daw mga gamit ko. Ako maglalabas? Kaya ko ba buwatin yan? O sige, ano, papasok kami. Papasok o, ayan. Na. Bawal ka dito pumasok eh. Babe, may kukurban ka niya. Pumasok mo pa eh. Bawal ka na pumasok dito eh. Oo, oh, oh, baka magkasakit ang pao. Pasok ka ginagawa ng ulo eh. Alam mo kayo na lang, para kayong walang pinagsamahan sa style niyo. Ito naman. Para kayong mga batang ano pa, Ate Loy, yung dalawang foam na malaki.